guys! Welcome back to another vlog! Konnichiwa! Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Nagkita nga ilo ka nung apadak. At magandang tanghali, magandang araw po sa inyong lahat. This is Grace Uchinishi, a certified caregiver from the Philippines. So, I will tell you my story on how did I get my permanent residency application approved. So, ayan. Sorry po sa English ko at sa Tagalog ko. Minsan hindi ko talaga maalala yung sasabihin ko. So, halo-halo po yung salita natin. I will tell you a short story on how did I get here in Japan from being magsasaka in the Philippines. Yes, nagtatanim po ako ng maize when I was a child. Kapag Saturday, Sunday, sa maisan po ako. Kasi mahirap po yung buhay namin. Tapos nagwawagwag din ako sa mga palayan. Sumasama sa treasure namin. So, to being a resident here. Tsaga lang po. It's a product of, ano yan, sacrifice. And a hard work siguro. I got married to a Japanese citizen last 2016. At nagpalit po ako ng visa from a working visa to Japanese spouse visa nung 2017. Nung nakapasa po ako ng caregiver licensure exam, nabigyan po ako ng visa from 1 year working visa to 3 years. Tapos nung pumunta po ako, no, nagpalit po ako for my spouse visa, balik 1 year. Yung binuno ko pong 4 years dito sa Japan, parang from 5 na ka, level 5 na ako, back to 0. Or level 1. It's okay. It's worth it. Bumalik ako from 3 to 1. Ayan. So, 1 year yung binigay sa akin. After 1 year, nag-apply po ako for another extension ng 3 years. So, after 3 years, ayan, nagpa-extend po ulit ako for 5 years. So, nag-application ko po ng 5 years. Nung nag-apply po ako ng form, nakalimutan kong i-fill up kung ilan ba yung gusto kong period of stay dito sa Japan. Sabi sa akin sa counter, pakisulat po dito kung ilang tanong gusto nyo. So, syempre, sinulat ko na yung maximum, 5. Alam naman sasabihin kong 3 or 1. So, kasulat ko ng 5, tapos years, sinulat ko siya in kanji characters or yung tinatawag nilang Japanese characters. So, yung toshi or yung nen na kanji, sinulat ko po yun ng mabilisan. Kasi nga, pagod na akong magsulat, tapos may nakalimutan pa ako. Tapos, nung nakita kong nasa counter, sabi niya, oh, you're good in writing at Japanese character. Sabi niya, matagal ka na ba dito? Tapos sabi ko, yes po, matagal na ako dito. Sabi ko, ilang taon na ba ako noon? 8 na dito sa Japan. I can write and read Japanese characters. So, nakapasa na din po ako ng JLPTN1. Yun ang nasabi ko sa kanya. And tinanong ko siya kung pwede na ba akong mag-apply for my permanent residency. So, ang pinunta ko doon is extension lang. Pero may iba pa akong balak. Gusto ko mag-apply for permanent residency. Joke lang. Parang ano lang yun, yung siguro blessing na lang. Kasi hindi ko talaga in-expect at that time, pwede na akong mag-apply. So, pumunta lang ako doon for my extension. Pero hindi ko inaakalang, alam mo yun, papayagan akong mag-apply. So, ang tinanong nila sa akin, nung tinanong ko yon, sabi nila, ilang taon ka nang kasal sa Japanese? So, ang tinitingnan nila doon, dapat 3 years mahigit kang kasal sa Hapon. Tapos, within that 3 years, dapat 1 year above, nakatira po kayo dito sa Japan. So, regardless kung nagpakasal kayo in a long distance relationship, basta 3 taon ka ng kasal sa Hapon, mahigit, at nakatira kayo dito sa Japan, same house dapat, for almost, or for over 1 year, ayan, pwede na po kayong mag-apply. So, yun ang sabi nila sa akin. And then, kinuha nila yung requirements ko na dala-dala ko for my extension, which is the income tax certificate at yung San Jose Shomei Show. So, dalawa yun, magkasama. Along with my application form. At pina-fill up po ako agad ng another form for my permanent residency. So, dalawang form po yung fill up ko. Sabay na application. So, ang nauna ko pong natanggap is yung approval po ng extension ko for 5 years stay here in Japan as a spouse visa.
After siguro mga few weeks, mga 2 weeks, 1 week, dumating din yung letter kung saan pinapa-submit ako ng additional requirements for my permanent residency. Ano-ano nga ba yung mga hinanap sa akin? Pinasubmit nila ako ng employment certificate ko at ng husband ko. So, sa case ko po, under po ako ng husband ko, which is yung sinasabi nilang fuyohang inay. Parang siya yung main na kumikita, tas ako part-time lang. So, I work during that time, siguro, mga 2 to 3 times a week. Or pwede rin 5 weeks. Basta part-time lang siya. Hindi ako regular employee. So, ang nagbabayad po ng insurance ko, ng pension ko, yung asawa ko that time. Pero ngayon, iba na kasi I work as a part-time pero ako nagbabayad ng sarili kong health insurance and everything. Aside from that, hinanapan din po nila ako ng complete list ng payments mo mula nung pagdating mo dito sa Japan hanggang ngayon ng pension. So, yung nenkin. So, kukunin mo po yon, yung nenkin na kiroku doon po sa nenkin kiko. So, yung mga offices po na malapit sa inyo, pwede kayong mag-request ng list ng payments nyo, updated payments nyo ng Japanese pension. So, kailangan po yon. Tapos, ang hinanap pa nilang isa, additional na income tax return ng asawa ko, additional na 2 taon. So, bali 3 taon po yung hinahanap nila. So, for the 3 consecutive years ng Shotoku Shomeisho at Nozei Shomeisho. At yun dapat yung pinaka-updated po, of course. Yun lang naman yung pinaka-importante yung hinanap nila sa amin na mag-asawa. Siguro, ang application ko, tinabot ng 3 to 4 months before ma-approve po yung permanent residency ko. At darating po yung notice kung na-approve ka ba or hindi through postcard. So, kapag na-approve ka, sabihin nila, magdala ka ng 8,000 yen and bili ka ng stamp doon sa mismong immigration na ibibilhan doon. Along with your, of course, residence card. So, nauna ko pong nakuha yung 5 years extension ko ng visa bago yung permanent residency ko. Ang nangyari, kinuha ko muna yung bago kong residence card na may 5 years na kasi nga pa-expire na yung 3 years ko while waiting for my permanent residency. So, nadoble po ko ng bayad. Alam mo yun, sayo yung pera ko. Pero worth it naman. So, 4,000 kasi kapag extension, tapos 8,000 kapag permanent residency. Pag permanent resident ka na po dito sa Japan, ano ka pa rin? Magre-renew ka ng card. So, yung card mo lang naman ang i-re-renew every 7 years. So, magpapadala po sila ng notice ulit kung kailan ka pwedeng mag-renew ulit ng permanent residency. So, magdadala ka lang ata ng yung passport mo yata along with a picture. Syempre, updated picture. Yon. So, mula doon, sasabihin ko na kung bakit yung iba laging nade-deny ng application ng permanent residency o di naman kaya nag-apply ng spouse visa extension tapos bakit 1 year lang binibigay. 1 year nung nakaraan, 1 year na naman. Bakit hindi mo punta ng 3 years kahit 3 years yung gusto mong i-apply na extension. So, in my case, nakakuha po ko ng 1 year for the first time, tapos sumunod doon 3, tapos 5. After 5, wala pang ilang buwan, permanent resident na. So, pwede po yon. So, for the working visa naman, kung wala kang Japanese spouse, pwede ka pa rin mag-apply for permanent residency, provided na nandito ka sa Japan for, or working sa Japan for almost 10 years. Tapos, hindi po ata nila kina-count yung pagiging trainee mo. So, kung na-hire ka na sa company as a regular employee, pwede na siguro yon, provided na hindi ka trainee. Dapat 10 taon yung binuno mo dito sa Japan para makapag-apply ka po. So, moving on, pag-usapan natin kung bakit hindi na-approve yung mga application na yan minsan. Diba? Pinaka, unang rason dyan is sa
my income. So, kung mababa low income ang family mo, better siguro mag-work kayong dalawa para ma-prove nyo na kaya nyong buhayin yung sarili nyo. Kasi hindi ka bibigyan ng permanent residency or hindi ka bibigyan ng mas mahabang extension ng visa kung makikita nila na kulang yung kinikita nyo para sa pamilya nyo. So usually mga 300 kalapad dapat ang kinikita ng mag-asawa sa isang taon to prove na kaya nyong buhayin yung pamilya nyo dito sa Japan. Tapos, anong tag nito? Kung mayroon kayong mga anak na binubuhay plus additional po na income. I think 18 kalapad dapat ang dagdag at least a year para sa isang anak. I'm not sure, pero mga ganun po. So, dapat may allowance kayo para sure na ma-approve yung application nyo the second time around. So, aside from doon, ano pa ba yung mga tinitingnan nila? Okay na yung income mo. Bakit hindi nila in-approve yung application ko? Ito na naman. So, kung mahilig kang mag-drive at may lisensya ka na, at lagi kang may violation, sorry. Medyo papahirapan ka muna nila. So, hindi nila yan ibibigay sa'yo. Kasi nakikita nila na hindi ka nag-obey ng rules ng Japan. So, kung gusto mong kumuha ng permanent residency and at the same time mag-drive ng sasakyan, advice ko sa'yo, kumuha ka muna ng permanent residency mo bago ka mag-drive kung, alam mo yun, talagang prosigido kang makakuha. Kasi yung iba, syempre hindi naman natin alam, minsan nabibit ang red lights, nag-overspeeding, kahit mga ganyang maliliit na bagay lang, tinitignan nila yan. So, kinoconsider nila yan kapag nag-apply ka ng permanent residency. Along with, of course, criminal record. So, dapat wala kang krimen na nagawa dito sa Japan. Kung meron, magsisisi ka. Joke lang. So, dapat wala. At kung may balak ka, huwag mo nang ituloy. Ano pa ba yung pag-uwi ng Pilipinas? Yes po, yung pag-uwi ng Pilipinas, importante yan. Yung iba, umuwi ng Pilipinas, nag-overstay. So, ang ginagawa nila, minsan, umabot na sila ng kalahating taon, isang taon, tapos pagbalik dito, nagka-problema na. Dapat, kung uwi ka ng Pilipinas, ang pinaka-maximum siguro is 3 months below. So, huwag kang mag-exceed ng 3 months kasi nasisilip nila yan kung uwi ka nung uwi, tapos nag-overstay ka doon. In my case, umuwi po ako every year dati before pandemic, pero ang pinaka matagal ko ng stay sa Pilipinas is 1 month. So, hindi ako nag-overstay. Tapos, ano pa ba dapat? Siyempre, may contribution ka din dito sa Japan. Alam mo yun, nag-work ka, nagbabayad ka ng mga tax, wala kang mga records, at kung may mga, kunwari, nag-volunteer ka sa kung anong mga organization, pwede mo yan ilagay sa iyong application. Para naman, magkakaroon ka ng dagdag ganda points for your permanent visa application. So, yun lang yung pinaka-main reason naman nila. At, isa pa pala, I forgot. Yung iba na kakalimutang magbayad po ng pension. It's a no-no. Kahit isang buwan lang po yan. Kahit isang lapad pa yung utang mo, hindi ka bibigyan ng permanent residency kapag may utang ka sa Japanese pension. Kasi yung iba, hindi nila napapansin nung nagpalit sila ng work, hindi sila nakabayad at hindi nila nabayaran yun. Ganun-ganun lang. Then, alam mo yun, tumira ka ng 10 years tapos meron ka palang na-miss na isang buwan na bayad sa pension, hindi mo yun nabayaran agad, masisilip nila yon. So, it's a no-no. So, dapat isettle mo muna lahat ng pension payments mo bago ka po mag-apply for permanent visa. At yung iba naman, paulit-ulit nag-a-apply nang hindi na alam yung reason. So, kapag na-deny ka ng isang beses, tanungin mo po doon sa immigration mismo kung bakit ka na-deny. Kasi willing naman silang sabihin sa'yo kung ano-ano yung mga rason kung bakit hindi ka nila in-approve. Before ka ulit mag-apply, dapat alamin mo muna yung reason, isolve mo yung issue or yung problem o yung kulang mo nung nag-apply ka nung pang-unang beses bago ka mag-apply ulit. Kasi kapag paulit-ulit kang nag-apply, paulit-ulit kang nade-deny, yun din po yung minsan yung mga reason kung bakit hindi ka mabigyan-bigyan. Kasi apply ka ng apply, na-deny ka ng na-deny, hindi mo pa rin nire-resolve yung issue. So, huwag apply ng apply agad.
after some denials para hindi ka naman maging bad record doon. So magkakaroon na sila ng idea na ay ito na naman, hindi pa niya naayos yung ano niya, apply na naman siya, so deny agad. So dapat ayusin mo na yung mga kulang mo na requirements bago ka mag-apply ulit. You guys, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.